Good afternoon, guys. So, today's video, guys, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng higaan ang meron ako dito sa Hong Kong, kasi hindi lahat ng domestic helper ay mapalad sa kanilang mga employer, sa kanilang mga bedroom, kasi yung iba ay share with the others, sample share with the kids, or kung kanino mang adults. So, yung iba ay sa sala. So, yung iba ay natutulog sa stock room. Tapos, ginagawa na lang nilang bedroom. So, hindi lahat ng katulad ko na domestic helper dito sa Hong Kong ay swerte sa mga employer na binigyan nila ako ng maayos na higaan. So, today guys, ipapakita ko sa inyo yung aking higaan dito sa Hong Kong. Okay? So, pasilip natin, guys. So, ito na siya. Hi! So, every end of the month, guys, nagpapalit ako ng bedsheet. So, tara, sama niya ako magpalit. So, ayan na yung aking bedroom. Nalinisan ko na siya. So, ito yung higaan ko. Yan. Palit ako ngayon ng bedsheet. Yan, guys. Sana makakuha din kayo ng employer na kagaya ko na mabait sila, guys. So, talagang nag-provide sila ng one bedroom
para sa akin. So, maswerte tayo kapag may sarili tayong bedroom. Okay? So, pray lang kayo guys. Makakakuha din kayo ng mabait na employer na magbibigay sa inyo ng maayos na tulugan, maayos na pagkain. So, ayan, binili pa nila ako ng electric fan kasi summer na dito ngayon sa Hong Kong. Thank you so much, guys, sa panonood. Hi, good afternoon. Ito nga pala yung bedroom ko, guys. Meron akong sariling kwarto. Ayan, yung aking higaan. Nagpapalit ako ng bedsheet monthly kasi yun yung utos nila sa akin. Diba? Bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. So, meron akong maayos na higaan. Pinilihan nila ako ng electric fan kasi summer na today. And, yeah, this is the view in my bedroom. Yan, guys. So, subukan nyo mag-apply dito sa Hong Kong. Baka sakaling makakuha din kayo ng babae.